between. Liwanag ng araw, saan nang gagaling? Ibong umaawit, nagsasayaw sa amin. Kay gandang pagmasdan, halaman at bulaklakin. Ngunit siya higit pa rin sa mga kislap ng bituin. Liwanag niya'y namasdan, higit sa kaniluman. Puso'y umaawit ng papuring walang hanggan sa aking Panginoon. Magpakailan pa man, kailanman. Pagkat siya, tunay siyang may likha ng lahat. Ang Panginoong Yesus, siyang may hawak ng buong mundo. Kapangyarihan niya'y sa habang panahon. Si Jesus ang tunay na Panginoon. Ang buhay sa daigdig ay kusang magwawakas. Ngunit kung mananalig, ikaw ay maliligtas. Dahil siya ang buhay, ang katotohanan, siya ang Panginoon. Magpakailanman, kailanman. Pagkat siya, tunay siyang may likha ng lahat. Ang Panginoong Yesus, siyang may hawak ng buong mundo. Kapangyarihan niya'y sa habang panahon. Si Jesus ang tunay na Panginoon. Pagkat siya, tunay siyang may likha ng lahat. Ang Panginoong Yesus, siyang may hawak na buong mundo. Kapangyarihan niya'y sa habang panahon. Si Jesus ang tunay na, si Jesus ang tunay, si Jesus ang tunay na Panginoon. Amen, mga kapatid. Okay. Marami pong salamat, mga kapatid, sa atin pong awitin na ating pong napakinggan. Ito po ay tamang-tama sa atin pong leksyon sa oras pong ito. At ang aking espiritu ay nag-uudyok sa akin na awitin ang awiting ito dahil tamang-tama ito sa sa katayuan ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay namatay. Kasi ang ating paksa ngayong ating tatalakayin ay tumutukoy sa ating pong pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya itong awiting ito ay matagal na natin pong itong inaawit nung pong araw pa ito nung tayo nag-aaral pa noon sa seminary, no? So ito yung ating mga inaawit sa mga crusades natin, sa mga concert natin nung araw, at marami itong mga napapaglingkuran itong mga awiting ito. Kaya tamang-tama ito sa ating pong paksa at sa ating pong napapanahong hinihingi ng pagkakataon. Kaya inawit natin itong awiting ito upang maibahagi sa lahat ng mga kapatid, at nawa ang mensahe ng awit ay makapagbigay sa atin ng blessing sa ating pananampalataya. So maraming salamat, Sister Ella. Ito nung araw, si Sister Ella,
kasama natin ito sa mga ano eh, sa mga chorus natin at saka sa mga group ano natin eh, no? Mga music group natin sa MBS nung araw. Kaya sana dumating ang araw uli pag tayo ay nakabalik sa Pilipinas ay tayo ay makakaawit uli sa mga gawain ano at ihilingin natin yan sa Panginoon na mangyari uli yan. So bago po tayo magsimula mga kapatid ay hinihiling ko ng bawat isa ay tumungo at tayo po sama-samang manalangin at magpasalamat tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat muli sa mga ganitong pagkakataon ay nagkatipon-tipon kami muli at nagpapasalamat at niloob mo na kami ay makapakinig muli ng iyong salita at pag-aaralan namin, Panginoon, sa oras na ito ang nangyari sa iyo, Panginoon, nung ikaw ay namatay at alamin namin kung ano ang mga nangyari upang malaman namin ang sinasabi ng banal na kasulatan upang kami magkaroon ng matibay na pananalig sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga anak na makikinig at manonood ng live stream na ito at ganun din, Panginoon, ang aming mga pastor namin at mga tagapangaral at mga ministro na manonood sa live stream na ito ay pagpalain mo sila, Panginoon, at ibigay mo sa kanila ang mga karagdagang kaalaman na ito na nagmumula sa iyo, Panginoon. At gabayan mo ang iyong lingkod na gagamitin at naway magkaroon po kami ng mga kaalaman na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, ang ating paksa ngayon ay ang tinatawag na Good Saturday at ang iba naman ay sinasabi nilang ito daw ay tinatawag na Black Saturday. So hindi natin alam kung ano yung tamang salita dito. Basta ang ako'y naniniwala na ito ay tinatawag na banal na linggo ng ating Panginoong Jesucristo o itong huling linggo niya dito sa lupa. So ang ating pinapaksa ay Jesus in the Tomb. So yan ang ating pag-uusapan ngayon at yung kanyang kamatayan. At mamaya tatalakayin natin at ibabahagi ko sa inyo kung ano ang mga nangyari noong mga panahon ng Panginoon ay namatay at ano ang nangyari sa buong araw ng Sabado, no? Sapagkat ito ay araw ng Sabat nung ang Panginoon ay yung susunod na ano na araw ay buong isang araw yan ay yung tinatawag na Sabat o yung tinatawag na kapahingahan ng mga Hudyo. So ang ating mga tekstong pag-aaralan o yung mga background natin ay makikita ninyo sa aklat ni Mateo chapter 27 verses 62 to 66. At ganun din sa Mark chapter 16 verse 1 ano? At ganun din sa Luke chapter 23 verse 56 at John chapter 19 verse 40. So yan ang mga background natin. So dito matapos nating pinag-aralan kahapon yung pagkapako ng ating Panginoong Jesucristo, no? Pinako siya at ang kanyang katawan ay kinuha ni Joseph of Arimathea at saka ni Nicodemus at ito ay inilibing doon sa libingan na pag-aari ni Joseph of Arimathea. So ito ay ginuwardyahan no ng mga Roman soldiers. Yung buong isang araw ng Saturday no na yun ay Sabat. So nais kong basahin sa inyo yung ako'y giniginaw eh kasi naka short lives lang ako ngayon eh. At medyo malamig pa sa panahon namin dito eh. Hindi pa siya ano eh, hindi pa siya ang weather namin, hindi pa katulad diyan sa Pilipinas na summer na eh. Malamig pa rin eh kahit sa labas kanina malamig eh. At ano pa kami, minus pa kami rito eh, you know? Kanina minus 3, you know? So medyo malamig pa eh, you know? At hindi pa talaga sasabi mong maganda pa ang panahon. Maging sa loob ng bahay, malamig pa eh. So mahirap pa. So ako medyo giniginaw pa eh kasi palagi ako nakamahaba eh. Ngayon lang ako nagmaiksi eh. Kaya babasahin ko sa inyo itong chapter 27 ng Matthew, no, para magkaroon tayo ng background. Matthew 27 verses 57 hanggang 65, no? So babasahin ko sa inyo yung verse 57. So ito yung pagilibing ng ating Panginoong Jesucristo. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga Arimathea na ang pangalay Jose, no? Siya ay tag-alagad din ni Jesus. So lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus at iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino, inilagay niya ito at sa sariling libingan at na di pa na
nalalaunang ipinauka niya sa bato. No? Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato saka umalis. So naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Verse 62, kinabukasan, alalaon bagay pagkatapos ng araw ng paghahanda o ito yung tinatawag na ano na nasabat na no yung pamamahinga nila. Samasamang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at mga pariseyo, excuse me, at sinabi nila, naaalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong nabubuhay pa na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw, no? Pababantayan nga po ninyong matuwid ang libingan hanggang sa ikatlong araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at nakawin ang bangkay at sabihin sa mga tao na siya'y muling nabuhay at ang pandarayang ito ay magiging masahol pa sa nauna. So sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayang mabuti ang libingan. Kaya't pumaroon sila at nilagyan ng tatak ang bato at pinabantayan ang libingan upang matiyak nilang di ito pakikialaman ninuman. So yan ang pinaka-background natin. So maunawaan natin ngayon dito kung ano yung nangyari noong ang Panginoong Kristo ay ilibing ano, at sinaraduan ng bato. So maliwanag dito na may gwardiya ng mga Roman guards, you know, ang libingan ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, talagang walang sinamang tao ang pwedeng gumawa ng anumang bagay tungkol sa katawan ng Panginoon. Maging ang mga alagad, hindi sila pinapayagan. Kaya makikita natin bukas ano, kung ano ang nangyari sa Resurrection Sunday. So when the Sabbath ended at 6 p.m., you know, itong araw ng Sabado ay matatapos ang Sabat alas 6 ng ano ng gabi ng Sabado. So naalala ko nung kami ay nandun pa sa Tel Aviv no, nandun kami sa tinatawag naming temporary place namin pag kami ay nasa downtown Tel Aviv at kami nasa labas na ng aming barracks ng army base ng Israel no. Nung sa 3 weeks ko na nag-volunteer ako doon. So hindi kami pinapayagang mag-stay sa ano sa loob ng base kapag ka-weekend. So pagka Thursday ay lumalabas na kami no, mga after lunch ay lumalabas na kami ng base namin tapos pupunta na kami sa downtown ano sa Joppa district doon sa aming headquarters na mga volunteers. So minsan inaabutan ako diyan ng Sabat diyan sa aming headquarters na yan. Ay alas 6 ng ano ng hapon ng Sabado ng hapon. So kapag inabutan kami diyan ay nakita ko kung anong klaseng kaugalian meron sila. So pagkatapos ng Sabat ay naglilinis ang mga Hudyo, ang mga Israelis. Lahat ng mga ano ng talagang tinatawag na general cleaning kung tawagin, naglilinis, nagmamap, nagwawalis, nagpupunas ng ano ng basahan sa mga pader, no? Ganyan ang kanilang paghahanda at saka ano, pagtatapos ng Sabat, no? At talagang naglilinis talaga. Kaya nga hindi pwedeng hindi ka tutulong dahil nandun ka eh, no? Lahat ng mga tao, walang hindi kumikilos, walang hindi nagtatrabaho, no? Naglilinis talagang lahat, malinis talaga. So ganun ang ginagawa sa Israel. Pagkatapos ng Sabat. Kasi nagtapos na ang Sabat eh. So, ibig sabihin, panibagong ano na naman, panibagong araw na naman, ano? At magsisimula na naman sila sa panibagong araw. So, yan ang ginagawa, ano? Nung maging sa panahon ng ating Panginoong Kristo, kapag katapos na ang Sabat, saka na sila uli babalik doon sa libingan, no? Hindi sila pinapayagan na ano na pumunta doon sa panahon ng Sabat. Wala kang gagawin, sa bahay ka lang. Kaya, noong ang Panginoon ay ipinako sa krus at inilibing, yung mga sundalo lang ang mga nagbabantay doon sa libingan at walang mga taong pwedeng pumunta doon. Bawal kasi nga, Sabat eh. No? Hindi pwedeng maglakad, hindi pwedeng pumunta kung saan-saan, nasa bahay ka lang. You know? So, ganyan ang nangyari. Kaya, ang Panginoon ay nandoon, ang kanyang katawan ay nandoon sa loob ng libingan. No? So, Christ's body was ceremonially treated for burial with spices purchased by Nicodemus. So, si Nicodemus ang bumili
ng mga spices na ano na ginamit sa ating Panginoong Jesucristo. So binanggit dito sa John chapter 19 verses 39 to 40, no? Ginamit ko 'yun sa New Living Translation. So he brought about 75 pounds of perfume ointment made from myrrh and aloes, you know? Ito 'yung pinakita kong myrrh na oil, perfume eh. Ito 'yun, no? Myrrh, myrrh 'yan eh. Oh, 'yan. So ito 'yung isa sa mga perfume or ointment o langis na ibinuhos sa ating Panginoong Jesucristo. At saka aloes, parang ito yung parang aloe vera kung tawagin eh, parang yun ang ginamit na ano sa kanya, no? Na ointment, perfume ointment. So kaya yun ang ano, yun ang ginawa ni Mary na inihanda ang Panginoon nung ibinuhos sa kanya yung pure nard na ano na perfume, no? Na nagkakahalaga ng 300 dinari, no? $54,000 anong halaga ng binuhos na pabango. Kaya ito, mamamahaling ding pabango ito, eh, 75 pounds. Ha? Pag sinabing 75 pounds, malaking pera yan. No? At talagang sumisimbolo yan sa expensive ano, perfume. No? Kaya following Jewish burial costume, kasi ganyan ang ginagawa ng mga Hudyo. They wrap Jesus' body with the spices in long sheets of linen cloth. You know? So yan ang ginawa nila sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Si Nicodemus, like Joseph of Arimathea, was a member of the Sanhedrin. You know? Itong Sanhedrin na ito ay binubuo ng 70, kung di ako nagkakamali na, ng mga 70 miyembro ng mga ano, ng mga Pariseo na binubuo ng Sanhedrin, no? Ibig sabihin niyan, yan ang tinatawag nilang religious court, no? Diyan nila pinag-uusapan kung ikaw ay hahatulan ng kamatayan, kung anong gagawin sa iyo, at yan ay ino-honor, no, ng mga Hudyo nung panahon na nabubuhay ang ating Panginoong Jesucristo. At ang presidente ng Sanhedrin nung mga panahong iyan ay si Gamaliel, no, yung guro ni Apostle Paul nung siya ay hindi pa tinatawag ng ating Panginoong Jesucristo, no. Yan ang Sanhedrin, no, ginagalang yan yung Sanhedrin. At yan ang nag-condemn sa ating Panginoong Jesucristo na siya ay patayin, no, siya ay ano, hatulan ng kamatayan, no, yan Sanhedrin. For a time, both men had lived as secret followers of Jesus, itong si Nicodemus at saka si Joseph of Arimathea, no. Itong si Nicodemus, kung alam natin yan, yan ay yung isang Pariseo na nagpunta sa ating Panginoong Jesucristo nung gabi, no. Nung gabi, kinausap siya, no. At silang dalawa lang ng Panginoon nang nag-usap. At maraming mga katanungan si Nicodemus sa ating Panginoong Jesucristo nung gabi na pumunta siya sa ating Panginoong Jesucristo. At marami siyang tinanong sa kanya tungkol sa kaharian ng langit. Ano? At ang sabi ng Panginoon sa kanya, ano, paano daw siya muling ipapanganak na muli? Ang sabi ni Nicodemus sa kanya, paano daw siya muling ipapanganak na muli? Ang tinutukoy ng Panginoon doon ay espiritual. Ano? Sabi nga ni Nicodemus eh, paano kung ipapanganak na muli, pwede ba akong bumalik uli sa sinapupunan ng aking ina para ako uli ipanganak? Ay, yun ang pag-iisip ni Nicodemus eh, no? Nung siya ay kasalukuyan pa lang na nagtatanong sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sinasabi ng Panginoon sa kanya, no? Kinakailangan ipanganak ka ng ano? Ng tubig at ng espiritu, ang sabi sa kanya. So yung tumutukoy yun sa baptism at saka sa ano, sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, no? Pagtupad sa kalooban ng Diyos. So kaya naunawaan ni Nicodemus yung mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya noon ay tinupad ni Nicodemus yung mga sinabi ng Panginoon sa kanya. Hindi niya nakalimutan yan. At ito namang si Joseph of Arimathea naman, ito ay isang masugid ding follower ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat 70 parisi ang binubuo ng Sanhedrin, ha, ay meron dalawang pangunahing tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo doon, no? Itong dalawang Pariseo na ito. Kaya sila ay matuwid na Pariseo at sumusunod sila sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya noong ang Panginoon ay namatay na, ay ano na sila? Hindi na sila nahihiya. Talagang ipinakita na nila na talaga sila ay followers ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi na sila natakot na. Kahit na ano pang sabihin sa kanila ng kapwa nila Pariseo, maninindigan na sila, no? Usigin man sila, ay wala na silang pakialam, you know, yun ang gusto niya, no, ni Nicodemus at saka ni Joseph of Arimathea, eh, no? Kaya
Similarly, both were deeply affected by Christ's death. No, talagang hindi man natin masabing nangihinayang sila sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo, pero ayun talaga ang kalooban ng Diyos. At yun eh talagang naintindihan nila later on. No? Kinakailangan maganap yung messianic prophecy sa ating Panginoong Jesucristo. They boldly came out of hiding. No? Nag-ano na sila, lubas na sila. No? Nagpakatapang na sila. Nasabi nila, paninindigan namin ito. No? Risking their reputations and their lives because they had come to realize that Jesus was indeed the long-awaited Messiah. Siya na ang inihintay na matagal na. No? 400 years ago, no? Na walang propeta maliban kay John the Baptist at sumunod ay ang ating Panginoong Jesucristo. No, na yan ang inihintay na long-awaited Messiah na dumating na, na ipinako ng mga Hudyo sa krus. You know? Together, they cared for Jesus' body and prepared it for burial. So, silang dalawa ang ano dyan, nag-manage. No? Sila ang nagpalibing sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat si Joseph of Arimathea ang may-ari ng libingan, so siya ang qualified, no, na siya ang mangunguna diyan sa paghahanda ng paglilibing sa ating Panginoong Jesucristo. So while his physical body lay in the tomb, Jesus Christ paid the penalty for sin by offering the perfect spotless sacrifice. He conquered death both spiritually and physically, securing our eternal salvation. No, yan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ano, nung binisita namin yung Garden Tomb, no? Nung 3 years ago, no, mga buwan ng Marso, no? Ay nakita ko 'yan, no, yung tinatawag na Gordon's Calvary, yung tinatawag na hill, ano, Skull Hill. Nakita ko, maliit lang 'yan sa loob, kung makikita ninyo yung Garden Tomb, maliit lang 'yan. Hindi 'yan nasabihin nating siguro ilang feet lang 'yun. Siguro na mga sa mga 12 feet lang siya, no? 12 feet by 12 feet lang siguro ang ano niyan, ang laki, no? Ang haba at saka ang luwang, you know? So hindi gaano siya ano, ano lang siya, square lang siya, square. So 'yun ang paniniwala nila na doon inilibing ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung binisita namin yan, nilagyan nila ng sign yung pinto na nakalagay doon sa pinto. For he is risen, nakalagay doon. No? He is not here, nakalagay doon sa harapan ng pinto. For he has risen, nakalagay doon. No? Wala siya rito sapagkat siya nabuhay na maguli. No? Kaya sinasabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, sa New Living Translation na binabasa ko, babasahin ko ngayon. Sabi ni Apostle Peter, "For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherit from your ancestors." So sabi niya ganun. And the ransom he paid was not mere gold or silver. He paid for you with the precious lifeblood of Christ, the sinless spotless Lamb of God, no? Yan ang binigay o pinambayad ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang dugo, no? Yung kanyang precious life blood, no? Ng ating Panginoong Jesucristo. Walang kasalanan, spotless na tupa ng Diyos, you know? So ang tanong, meron akong babahagi sa inyo at ito ay kadalasang itinatanong ng maraming mga tao, no? Ang sabi nila, dahil daw pag-araw ng Good Saturday o tinatawag nilang Black Saturday ay kung ang Panginoon ay namatay, no? Nasaan siya, no? Nung siya ay namatay. Ano ang nangyari noong 24 hours na iyon na ang Panginoon ay nakalibing, no? Walang nangyari na event, basta ang Panginoon ay andun, nakahimlay sa kanyang libingan. At ang lahat ay naghihintay ng Resurrection Sunday, no? So parang yan ay surprise sa lahat dahil hindi nila alam kung ano ang mangyayari after ng Sabat. So ibabahagi ko sa inyo itong katanungan ng maraming mga tao na nasaan si Jesus sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So magandang pag-usapan 'yan. Excuse me, kasi
Hindi maiiwasan ito kapag ito ay pinag-aaralan, no, sa mga ganitong mga pagkakataon. At siguradong merong isang tao magtatanong tungkol dito. Gusto nilang malaman eh kung nasaan ang Panginoon at kung anong ginawa niya nung siya ay namatay, di ba? At natatandaan natin isa sa mga sinabi ng Panginoon doon sa krus, no, doon sa pitong salita ng Panginoon doon sa krus, di ba? May sinabi siya doon sa isang salarin, ano, na kasama niya sa krus. Sabi niya, "Today thou shall with you shall be with me in paradise." Kakasamahin kita ngayon, kakasamahin kita sa paraiso, no? Sinabi ng Panginoon doon sa lalaki na salarin na nagsisi ng kanyang mga kasalanan. So on the spot, nung ang Panginoon ay namatay at nalagutan na ng hininga, o hindi nagpunta sila sa paradise, no? Nung salarin na kasama niya na nagsisi, no? Na naligtas in the last minute. So isinama ng Panginoon yung salarin na yon doon sa paraiso. So yun ang unang pagkabanggit kung ano ang ginawa ng Panginoon pagkatapos na siya ay mamatay, no? Right on that spot, no? On that moment ay nagpunta sila sa paradise after nung ang Panginoon ay nalagutan ng hininga. Okay? So babasahin natin yung sulat ni Pedro sa kanyang unang aklat sa 1 Peter chapter 3 verse 18 hanggang 19. So dito sinabi ni Pedro, meron siyang sinabi, meron siyang inihayag, no? Meron siyang impormasyon na ibinahagi sa atin kung ano ang ginawa ng Panginoon nung siya ay nabuhay na maguli. Nung siya ay namatay, no? Not yet pa, hindi pa siya nabubuhay maguli nito. Nung siya ay namatay ito, ha? Sapagkat ang sabi doon sa verse 18, 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19. Sapagkat si Kristo ay namatay para sa inyo, sabi niya. Namatay siya nang dahil sa kasalanan ng lahat, sabi niya. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos, siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Okay, so ito yung ikalawang pagbanggit. Ha? Una, ang Panginoon binanggit niya na sila ay nagpunta sa paraiso. Una, para ihatid yung salarin na nagsisi ng kanyang makasalanan, inihatid niya sa paraiso. Okay, mama, titignan natin kung ano ang relevance ng paraiso o ng paradise. Ito yung tinatawag na third heaven. Ito yung ikatlong langit na nakita ni Apostle Paul nung sa vision niya. Ha? Kasi si Apostle Paul, pinagbabato sa Listra yan eh. No? Patay na yan eh, si Apostle Pablo. Pinatay siya sa Listra eh, pinagbabato siya eh. Pero, hindi pa tapos yung kanyang mission. Kaya pinalibutan siya ng mga alagad sa Listra, ano? At ipinanalangin siya at siya ay bumangon uli, no? Pero yung mga time na yon na si Pablo ay pinagbabato sa Listra at siya ay namatay, sinabi ng Biblia na natulog siya, nangatulog, ibig sabihin ng nangatulog, namatay. Yan ang ibig sabihin ng salitang yon. Eh di on the spot no, napunta si Pablo sa paraiso kasi lahat ng mga mabubuting tao o mga banal o mga Kristiyano, mga matutuwid. Pag namatay ang mga matutuwid na Kristiyano, ha, diretso na kagad sa paraiso 'yan. No? Yan ang itinuturo ng Biblia eh. Ito kita ninyo, ito yung meron akong pamphlet dito na ginagamit na binabasa. Si Lazarus at saka yung Grisman, where are they? So pagka ito ay pinadala sa akin ng Church of God eh, you know? At magandang basahin, no? At karagdagang kaalaman din, no? Pero ibabahagi ko sa inyo kung anong pagkakaibahan ng Hades, ano, at itong Abraham Bosom. So ito yung ikalawang pagbanggit o yung sinabi ni Peter na pangalawa, yung una sinabi ng Panginoon na ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. So yung binanggit yung paraiso. So yun ay sinabi din ni Pablo na yung paraiso at saka yung ikatlong langit ay iisa, no? Walang pagkakaibahan yan, no? Paradise, yung tinatawag na Abraham Bosom, ha? Pati yung ikatlong langit, ano? Yung paraiso, ikatlong langit, yan ay iisa, no? Hindi yan magkakaiba, no? Doon dinadala yung mga righteous dead pag namatay. Yung mga matuwid sa lumang tipan ay doon na yan naghihintay, doon sa ano, sa Abraham Bosom. Maging sa panahon pa ni Adan, no, hanggang sa panahon ni Amang Abraham
ay doon sila muna naghihintay hanggang sa final judgment, no? So doon dinala ng Panginoon itong salarin na nagsisi ng kanyang kasalanan. Parang hinatid ng Panginoon doon sa Abraham Bosom, sa paraiso, no? Kung saan nandoon naninira, nandoon muna pansamantala, no? No? Ano, heaven din 'yan eh, third heaven 'yan kung tawagin, no? Pag sinabing third heaven, marami siguro. Maraming heaven eh, hindi natin alam eh. May sinabi lang ng Biblia, mayroong ikatlong langit eh, sinasabi ni Pablo. So kapag mayroong ikatlong langit, edi mayroong unang langit, ikalawa, ikatlo, o baka mayroong pang ikaapat pa, no? Ayan ang sinasabi. Doon sa ano, doon sa aklat ni Enoch eh, no? Doon sa kanyang aklat sa ano, sa ito kasi hindi naman natin 'to ginagamit na reference eh, kasi ano 'yan, apocryphal book 'yan eh, no? Pero kami katulad na nag-aral sa Bible eh, pwede namin basahin niya kasi advanced kami, no? Eh na talaga pinag-aralan namin ang Biblia, kaya alam namin kung saan kami lulugar, no? Hindi porket binasa mo ituturo mo, 'di ba? Hindi, kailangan marunong kang maghambing, no, ng mga literature, no? Hindi mo basta-basta ituturo 'yan. Kaya nga pagka ito itinuturo ko, sinasabi ko, hindi ko ito itinuturo sa inyo kung di ito yung background, ito yung sinabi ni Enoch doon sa kanyang aklat. Pero hindi ibig sabihin papaniwalaan natin, no? Kasi nakita ni Enoch 'yun eh nung siya ay nagpunta sa langit eh. Ipinakita sa kanya nila ano, Archangel Michael at saka ni Gabriel at saka ni ano, apat na archangel lang ano sa kanya, umalalay sa kanya eh doon sa aklat niya eh. No, dinala siya sa ano eh, sa iba't ibang baitang ng langit eh. So yun daw pinakalangit ay yung ano, yung ikatlo, anim at saka yung pinakasampu. Yung pinakasampung heaven, doon daw kung saan nagahari ang Diyos, nandoon yung tinatawag na no, na ano, na the kingdom of God, na nandoon lang yung Diyos at saka yung 24 elders, no? Saka yung four creatures, wala ano to doon. Wala tayo doon. Wala doon yung ano, yung third heaven, hindi nandoon sa tenth heaven, hindi. Nandoon lang sa third heaven lang. Doon lang yung mga taong ligtas, kaya pagka ang Diyos gusto niyang bisitahin yung ano, yung paraiso, yan yung tinatawag na Garden of Eden eh, kung tawagin. Bababa ang Diyos diyan at bibisitahin niya yung mga ano, katulad ng ginawa ng Diyos kay Adan at Eva, 'di ba? Narinig ni Adan at Eva na dumating ang Diyos, no? Dumating eh. Narinig nilang naglalakad sa hardin, oh, 'di ba? Oh, ibig sabihin, parang yun yung garden ng Diyos yun eh, yung paraiso. Parang pasyalan ng Diyos yun, pero hindi yan, no, hindi yan doon kung saan nagahari ang Diyos, kundi doon sa ikatlong langit, ano, sa ika-anim at saka doon sa ika-sampu, no? Ayon kay ano, ayon kay Enoch, no? Pero yan, hindi natin paniniwalaan yan eh. Kasi doon lang tayo sa paraiso, doon lang tayo sa ikatlong langit na sinasabi ni Apostol Pablo. Hanggang doon lang tayo eh, no? Kasi si Enoch, sa lumang tipan yan eh, no? So kung totoo man yan, ay wala tayong magagawa kung totoo yan, no? Pero nasa panahon tayo ng bagong tipan, so nire-respect natin yung bagong tipan. So doon tayo naniniwala. Hanggang doon lang tayo eh. Huwag na nating abutin yung mga bagay na hindi natin kayang unawaan, no? Hanggang doon lang tayo. Kung ano yung sinasabi ng Biblia ng bagong tipan, yun lang ang ating munang paniniwalaan. Wala na munang iba. Kapag tayo namatay na, saka na natin malalaman yan, no? Huwag nating pipiliting paniwalaan yung mga bagay na wala sa sinasabi sa ating bagong tipan, no? Hanggang doon lang tayo. So ngayon, titignan natin dito, sinabi ni Pedro doon sa kanyang sulat sa ano, sa 1 Peter chapter 3 verses 18 at 19. Sinabi niya na siya'y namatay ayon sa laman at muling dinuway ayon sa espiritu. Sa kalagayang ito, sabi niya, no? Sa panahon na siya ay namatay at muling mabubuhay sa Resurrection Sunday. Ang pagitan noon ay pinuntahan niya at inaralan ng mga espiritong nakabilanggo. So may binanggit na mga espiritong nakabilanggo. Sino yung mga espiritong nakabilanggo na yon? O yan. Excuse me. Di ba may binabanggit sa Revelation na yung mga anghel na kasama ni Satanas na nagrebelde sa kanya, yung tinatawag na one-third na angels na nagrebelde sa Diyos, na pinatalsik sa langit, na naging mga demonyo ngayon, mga masasamang espirito, no? Yan yung mga one-third of angels na pinatalsik sa langit, no? Yan yung mga masasamang espirito. Sila yung mga espiritong nakabilanggo. Ayan, no? Ito yung maaring pinuntahan ng Panginoon at inaralan. Pag sinabing inaralan, hindi ibig sabihin na kinukumberte. Hindi. Sapagkat ang mga anghel na nagrebelde sa Diyos ay wala ng karapatan at mag-asang maligtas. Period. Wala na yan.
no? Talagang hahatulan na sila sa darating na paghuhukom ng Panginoon. Wala nang kaligtasan sa kanila. Period na yon. Tayo lang mga tao ang mayroong pag-asa na muling maligtas, no? Sapagkat nasa laman tayo, no? Hindi pa nagdumarating ang paghuhukom eh. Kaya may pag-asa pa tayong maligtas. No? Kung sasampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas at tatanggapin natin siya bilang ating Panginoon na tagapagligtas. Yung mga masasamang espiritu, hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Kristo. Maging nung ang Panginoon ay bumaba sa lupa, nangaral, di ba? Na-encounter niya yung demon possessed sa Gerasin, doon sa isang ano, sa isang lugar doon sa ibayo ng Sea of Galilee, di ba? Na-encounter ng Panginoon 'yan, yung na evil possessed na lalaki na tumalon yung isang legion doon sa mga baboy at nangamatay yung mga baboy, di ba? Ang wika ng mga ano ng isang evil spirit doon eh, kilala ka namin, ikaw ang anak ng Diyos, no? Ikaw ang anak ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, sabi ng ganoon, di ba? Naparito ka ba para kami puksain? Yan ang sabi ng mga ano ng masamang espiritu sa Panginoon, di ba? Oh, ibig sabihin kilala nila ang Panginoon kung sino siya. Kaya ito nung siya ay namatay, pinuntahan niya itong mga espiritong nakabilanggo. Siguro sa panahon natin siguro ang sinasabi ito ni Pedro na ay nakabilanggo sila, no? Pansamantala hanggat hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Jesucristo kasi ibinalanggo sila dahil sa kanilang pagsalangsang at pagsuway sa Diyos, di ba? At nung dumating ang Panginoong Jesucristo, maaaring kinalagan din si Satanas at ang kanyang mga kampon dito sa lupa para nag-aagawan sila sa mga tao, sa kaluluwa ng mga tao, no? Nag-aagawan eh, no? Kaya ang Panginoon dumating at ganun din binanggit ang mga masasamang espiritu. Kaya ang Panginoon, nung siya ay namatay, pinuntahan niya itong mga masasamang espiritu na ito na tinutukoy ng mga espiritong nakabilanggo. No? Kung ito'y mabubuting mga espiritu, hindi ito yung mga anghel na sa langit dahil hindi sila nakabilanggo. No? Malalayang anghel sila, naglilingkod sila sa Diyos. So itong mga espiritong nakabilanggo na ito, ito yung sinasabi sa Book of Revelation na naghihintay sila ng kahatulan, no? At mailipat sila sa dagat-dagat ang apoy na naglilingas, yung tinatawag na hell o impyerno, no? Pansamantala silang inilagay sa isang compartment, no? Na naghihintay ng judgment. So yung salitang ayon sa espiritu na binabanggit dito ni Pedro sa kanyang sulat sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19. Sabi niya na sa talatang 18 ay eksaktong kahalintulad ng pagkakaayos sa salitang ayon sa laman. Kung meron ayon sa espiritu, ay meron din ayon sa laman. Ito, ating katawan lupa ay ayon sa laman. Kapag tayo namatay na, yung ating espiritu ay babalik na sa Diyos at yung ating kaluluwa naman ay maghihintay ng judgment. Mamaya, titignan natin. Sinasabi ng Book of Hebrews, pagkatapos na tao mamatay, ang susunod niyan ay paghuhukom na. No? Yan ang sinasabi sa Book of Hebrews. Kaya nga, ang pinakamainam na iugnay ang salitang espiritu sa salitang laman, no? Magkaiba yan. Yung espiritu ay galing sa Diyos. No? Yan ay sa wikang Hebreo na roha. Pag sinabing roha, espiritu o hininga. No? Kaya nga yung Holy Spirit sa wikang Hebreo ay sinasabing ruach hakodesh. No? Yan ang salitang Hebreo sa Holy Spirit. Hakodesh yan eh, Ruach Hakodesh, ano? Ibig sabihin, Holy Spirit, no? Kaya yung roha, yan ay espiritu, no? Na ibinigay ng Diyos sa tao, na galing sa Diyos, no? Buhay yan eh, hininga yan eh. Kaya ang tao nagkaroon ng hininga, na may espiritong may buhay, no? Yung ating hininga na yan ay binigay ng Diyos, kaya tayo nabubuhay sa mundong ito, ay pinagkaloob ng Diyos yung espiritu sa nananggaling sa kanya, no? Espiritu ng Diyos 'yan. Kaya meron tayong hininga. Kaya alam ng Diyos kung kailan tayo mamamatay. At kukunin niya yung espiritu na ibinigay niya sa atin. Kapag kinuha na yung espiritu sa atin, mamamatay na tayo, no? 'Yun na ang pinakahuli natin sapagkat yung espiritu lang ang nagbibigay ng buhay sa katawan, no? At 'yun namang kaluluwa naman, 'yan ang pinaka-identity ng katawan natin. Kapag tayo ay namatay na, yung kaluluwa naman ngayon ang maghihintay ng judgment. Di ba? Sinasabi ng Book of Hebrews, pagkatapos ng kamatayan, ang susunod niyan ay judgment na. O, di ba?
No. Ang tinutukoy sa talatang ito na laman at espiritu ay ang laman at espiritu ni Kristo. Sa sinasabi dito ni Apostle Peter. Ang mga salitang binuhay ayon sa espiritu ay tumutukoy sa katotohanan ng ang pagtubos sa kasalanan ang naging dahilan ng kamatayan ni Kristo at naging dahilan ng pagkahiwalay ni Jesus mula sa Ama. So nung siya ay nandito sa lupa sa Mateo 27:46. So ang pagkakaiba ay sa pagitan ng laman at espiritu. Ang Panginoon ay namatay na sa ano dito noon sa ano nung 2000 years ago, namatay siya sa laman at yung kanyang espiritu naman, 'di ba? Ang sinabi ng Panginoon doon isa sa mga sinalita niya sa krus, Ama, sa oras na ito ay pinagkatagubiling ko ang aking espiritu sa iyo, 'di ba? 'Di ba sinabi ng Panginoon 'yan, ano? I commit my spirit, Father, I commit my spirit, sabi niya ganoon. So binabalik niya ang kanyang espiritu. Espiritu 'yung tinatawag na hininga, 'no? Ibinabalik niya yung kanyang buhay, yung kanyang hininga sa Ama, no? Yan ang ibig sabihin diyan. Gaya na sinasabi sa Matthew chapter 27 verse 41 at Romans chapter 1 verse 3 to 4. At hindi sa pagitan ng laman ni Kristo at ng banal na espiritu. Yung banal na espiritu wala pa dito eh. Hindi pa dumarating eh sa Acts chapter 2. Sinabi ng Panginoon bago siya namatay doon sa Garden of Gethsemane, sabi niya na pagkaalis ko, sabi niya ay darating sa inyo ang comforter, ano, ang mga aaliw, you know? Yun ay yung Holy Spirit yun. Kaya hindi pa siya dumarating. So, matapos hugasan ni Kristo ang kasalanan, no? Sa pamamagitan ng kanyang dugo na kanyang kamatayan, excuse me, ang kanyang espiritu ay nagpatuloy sa pakikisama sa Ama. Nung bumalik na ang Panginoong Jesucristo sa Ama, yung kanyang espiritu, ha? Yung kanyang identity bilang anak ng Diyos ay nakipagpisan na sa ating Ama sa langit, no? Nagsama na sila sa langit. Inilarawan ng aklat ni Pedro sa kanyang unang aklat, chapter 3 verses 18 to 22, ang nangyari sa panahon ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. No, ayon sa talatang 18, binigyan tayo ng idea ni Pedro kung ano ang nangyari nung ang Panginoon ay namatay, kung ano nangyari nung buong 24 hours na iyon, nung buong araw ng Sabat, no? Nung ang Panginoon ay namatay. At sa pagbalik niya sa kaluwalhatian, yung tinatawag na Resurrection Sunday, no? Kaya between death of Jesus Christ up to the Resurrection Sunday, tanging si Pedro lamang ang nakapagbigay ng partikular na impormasyon kung ano ang nangyari sa pagitan ng dalawang kaganapan, no? Ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay na maguli, no? Si Pedro lang ang nagpaliwanag niyan sa 12 alagad, hindi binanggit niya ni Juan, hindi binanggit niya ni Pablo. No, si Pedro lang ang bumanggit. Bakit? Bakit si Pedro ang bumanggit? Eh siya ang pinakamalapit na disipulo sa Panginoon. Siya ang talagang ano, sa kanya ibinigay ang susi eh, ng kaharian ng langit eh, no? Kaya maraming mga bagay na binigay kay Pedro na mga vision, no? Binigay sa kanya. So yung salitang inaaralan na sinasabi natin kanina, hindi ito yung tinatawag na sa talatang 19 excuse me, noong 1 Peter chapter 3 verse 18 hanggang 22. Doon sa verse 19 yan, ay kuminsan ito ay nami-misinterpret ng mga ilang mga nag-aaral o mga nagtuturo ng Biblia. No? Ang sabi daw nila, inaralan eh. Eh, ininterpret eh, hindi ginamitan ng Greek, no? Ng original language ng Biblia. Eh, dapat gagamitan ng Greek yan para maintindihan. So kung titignan ninyo diyan, yan ay para bang ano yan eh. Para bang yan ay kinausap, you know? Parang binigyan ng mensahe, no? Hindi yung tinatawag na dudoktrinahan mo o aaralan mo o kukumbertihin mo. Wala eh, mga ano yan, mga espiritong nagrebelde yan eh. Oh, tapos kung kailan ba sila nagrebelde, saka mo sila kukumbinsihin? Oh, di ba? It doesn't make any sense. Kaya ang ginawa ng Panginoon dito, pinuntahan niya at pinagsabihan niya na nalalapit na ang judgment. No, yun ang maaring sinabi ng Panginoon sa kanya eh, sa kanila eh, na hindi pangkaraniwang salita sa bagong tipan yan na naglalarawan ng pagkapahayag ng ebanghelyo. So ang tunay na ibig sabihin nito ay ihayag ang isang mensahe. No, yan ang ibig sabihin ng inaralan. So si Jesus ay naghirap at namatay sa krus at ang kanyang katawan ay namatay, no? Subalit isinuko niya ang kanyang espiritu sa Ama, no? Ayon kay Pedro, sa pagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ginawa ng ating Panginoon ang isang espesyal na proklamasyon
sa mga espiritong nakabilanggo, no? Yan yung mga evil spirits, yan yung mga demonyo, yan yung mga espiritong mga anghel na nagrebelde sa Diyos, nakasama ni Satanas, yung one-third, no? Na marami yan. Pag sinabing one-third, marami yan, no? Baka thousands yan or 100,000 yan na mga nagrebelding mga masasamang espiritu. So tinukoy ni Pedro ang mga tao, hindi mga tao eh, mga espiritu, no? Kasi pag ginamit mo ang salitang tao, hindi mo babanggitin yung salitang espiritu. Kasi ang espiritu tumutukoy doon sa mga angels, ha? Ano yan eh, separate yung spirits eh, at saka yung mga souls. Pag binabanggit mo ang salitang tao, ay tumutukoy sa kaluluwa, no? Yan ang equivalent ng tao eh. Kasi yung espiritu bumalik na sa Diyos eh, no? Kasi ang tao kasi unique yan eh. Tayong tao lamang ang mayroong tatlong elemento, ha? Ang anghel isa lang ang elemento nila, kundi sila spirit lang, living spirit sila, no? Buhay na espiritu. Wala na, no? Hindi sila pwedeng tao, hindi sila pwedeng kaluluwa, hindi eh. No, yan ang mga anghel eh. Ano lang sila, one identity lang sila. Ano sila, living spirit kung tawagin, no? Tayong mga tao, tatlo, no? Meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa, meron tayong katawan. Kapag tayo namatay na, yung espiritu babalik na sa Diyos, at yung kaluluwa naman ay mananatili hanggang sa pagdating ng paghukom, at yung katawan naman mapupunta sa lupa, babalik sa lupa. Oh. Kaya tinutukoy ni Pedro dito yung mga espiritu, hindi mga tao, ha? Mga espiritu 'yan sa bagong tipan. So kaya kailangan ano, magagamitan natin ng malalim na ano 'yan, no? Na dito marami kasi akong mga ano rito eh. Na mga ano, mga reference ito. Meron akong tinatawag na ano, na tatlo 'to eh. Oh, tatlo. Papakita ko sa inyo itong mga ginagamit ko rito, ano, mga ginagamit ko mga books. Ito yung, nung ako'y nag-aaral pa sa seminary, ito yung ginagamit kong, ano, parang word na, ano, na dictionary, no? Kapag sa Greek, you know, itong vines, kung tawagin, ano, luma na to eh, no? Panahon pa ito ng 80s pa eh, no? At ito yung hanggang ngayon, daladala ko pa rin. Tapos ito naman, pangalawa, ito naman yung tinatawag na NABES, Complete Word Study Bible, Topical Bible, na ginagamit ko. By Orville Knave, you know? So kapag ka meron kang hindi naiintindihan sa Old Testament at saka sa New Testament na salita, bubuklatin mo ito at malalaman mo kung anong ibig sabihin ng mga salitang yon, you know? Yan. Old and New Testament ito eh, Word Study, Topical Bible, you know? Lahat, from Genesis to Revelation. So ito naman pangatlo, ito naman yung ano, ito naman yung updated, you know, ng vines. Ito yung luma, ito yung bago, you know? Ito yung tinatawag na Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Okay? Sakop na ito ng luma at bagong tipan. So itong dalawa, ito yung luma nung 80s pa, at ito naman yung latest, no? So dalawa siya eh, no? So dalawang mahalagang libro. Kaya ibig sabihin, naka-capture natin, ano, yung mga salitang hindi natin naiintindihan, no? Nalalaman natin ang kahulugan. Kaya dito pinapaliwanag natin yung mga salitang ito na hindi pwedeng maging katulad ng espiritu tsaka ang pati ang kaluluwa, magkahiwalay yan, no? Kaya ako minsan nga ito nung araw, maging mga estudyante pa kami sa seminaryo nung araw, ay hindi maiiwasan ko minsan magdidebatehan sa bawat isa, no? At merong dalawang grupo ng mga estudyante, ha, na ano, na nagdidiskusyon sa bawat isa, no? At yung mga isang grupo ng mga estudyante nagsasabi, ay, dichotomy lang yan, you know? Hindi pwedeng maging tatlo, dalawa lang, no? Yung espiritu at saka kaluluwa, isa lang yan, hindi pwedeng dalawa yan. Tsaka katawan, o di isang grupo na yon. Tapos yung pangalawang grupo naman, eh tatlo, hindi pwedeng. May sinasabi nga sa Book of Thessalonians na tatlo eh, no? Kaluluwa, espiritu at saka katawan. Oh. Di minsan nagkakaroon ng diskusyon eh. Oh, ngayon, ano sinasabi ng Biblia, di ba? Eh kung ano sinasabi ng Biblia, yun ang ating susundin, di ba? Kaya dito natin makikita, kaya nasa sa atin na yan kung ano ang ating paniniwala. Kung gusto ninyong tanggapin na ang espiritu at kaluluwa ay iisa, eh wala na tayong magagawa dyan. You know? Hindi natin ipipilit ang tao kung ano ang paniniwala niya. Igalang natin yung kanilang paniniwala. O, huwag nating sasabihin mali ang paniniwala ninyo at amin ang tama. Huwag ganun. No? Dapat respeto natin yung ating
mga ano ang ating kapwa. Kasi kung ganoon ang paniniwala nila, ay wag nating ipilit yung paniniwala natin sa kanila. No? Respetuhan na lang sa bawat isa. Kasi pag tayo namatay na, saka na natin maintindihan lahat 'yan, no? Kaya kung naaabot pa na ang ating kaalaman, ay ipairal natin sa atin yung tinatawag na understanding, yung humility, no? Maging si Pablo nga at saka si Pedro, nung nagubuhay pa sila, ay hindi pa rin sila magkaintindihan dalawa. Alam natin si Pablo ay matalinong tao, no? Edukadong ano 'yan, nag-aral 'yan, no? Marami siyang alam tungkol sa reliyon, sa mga kasulatan, di ba? Si Pedro naman, isang mangingisda at natuto lang siya sa ating Panginoong Jesucristo. Nang 3.5 years lang siyang nag-aral at kasama ng ating Panginoon. So, limitado yung kaalaman ni Pedro. Pero ang knowledge na nakuha ni Pedro sa Panginoon ay direkto, no? Talagang nanggaling sa Panginoong Jesucristo yung mga aral na natanggap niya. Kaya matindi kung ikukumpara kay Paul naman, hindi. Talagang Jewish literature talaga at saka Greek literature, dalawa. No? Ki Pedro hindi. Hindi siya nag-aral ng Jewish school, hindi. No? Kung hindi sa Panginoon lang. Kaya ang sabi ni Pedro, maraming mga sinasabi si Pablo na hindi kuminsan naiintindihan, sabi ni Pedro. Pero hindi ibig sabihin ba na hindi tama? Kasi yung mga salita din ni Pablo ay kinukonsider ng mga Holy Scriptures na sinasabi ni Peter, no? Kaya binanggit lang niya na maraming binanggit si Pablo na hindi natin maiintindihan, no? Sabi ni Pedro. No, inacknowledge ni ano 'yan eh. Ni Pedro 'yan yung sinabi ni Pedro patungkol kay Pablo, no? Ibig sabihin, hindi natin sinasabi na huwag tayong maniwala kay Pablo. At ako lang ang paniwalaan nyo. Hindi sinabi ni Pedro yan. Kaya nga kung tayo sa panahon natin ngayon at kung meron nagpapaliwanag ng mga ganitong mga bagay, ay igalang natin yung mga taong, mga tagapangaral natin at ministro na nagpapaliwanag ng mga ganyan. No? Huwag natin lang ipilit yung kung ano yung paniniwala natin at kung ano paniniwala nila. You know, iwasan na natin yung tinatawag na debatihan. No? Hindi na mahalaga yan eh. Kung ano ang ating pagkaunawa, tanggapin natin yung salita na ayon sa ating kaalaman. No, ayon do sa level ng ating maturity, no? Kung kaya nating abutin pa, abutin natin. Kung hindi natin kaya, hanggang doon lang tayo sa kaya natin. Kaya dito si Pedro ay nagpaliwanag ng madaling unawain, you know, itong paliwanag na ito. Hindi ito mahirap intindihin eh. Kasi si Pedro, alam natin na hindi katulad ni Pablo na edukadong tao, 'di ba? At marunong, talagang nag-aral. So ang sabi ni Pedro, ang salitang espiritu ay kadalasang ginagamit para ilarawan ang mga anghel o ang mga demonyo at hindi ang mga tao. No, yan ang kaibahan na sinasabi ni Pedro. Kapag binabanggit mo ang mga tao, ay tumutukoy sa mga kaluluwa. No, kaya nga tayo mga tinatawag ng mga living soul eh. Pag sinabing living spirit na nabubuhay na espiritu at pag ang tao ay namatay na ay magiging living soul na, you know? Kaya nga minsan ang tawag sa atin ng mga kapwa natin ay good soul. Ano? Yan eh, palagi ko narinig yan sa aking isang inaalagaan sa trabaho ko eh. British yan ha, na matanda. Kapag nakikita niya ako, good soul, ganun daw eh. Ganun. Kasi pag binibigyan ko ng merienda, binibigyan ko ng pagkain, pagka yung breakfast, tsaka ng lunch, tsaka yung snacks, yung mga drinks nila. No? Trabaho ko yan eh, binibigyan ko sila ng mga pagkain. No? At yun lang ang ano, yun ang trabaho namin eh. Alagaan sila, pakainin sila, at tanungin kung anong gusto nila, ganun eh. You know? Hindi naman sa utusan kung hindi kami nandoon para sa kanila. No? Kaya matapos namin gawin sa kanila yun, sasabihan nila ako, o kami, na mga naglilingkod sa kanila, you are a good soul. No? Ganun eh. O, doon ko narinig sa kanya eh. O, kita ninyo, kahit na tayo ay nasa laman pa, hindi pa tayo namamatay, ang tawag nila sa atin, mga soul, no? Mga living soul, no? Mga kaluluwang buhay, no? Kasi yung loob natin, ha? Kaluluwa natin 'yan eh. Yung espiritu nasa loob eh. Nasa loob ng katawan 'yan, no? Ng ating katawan. Nasa loob 'yan, yung kaluluwa at saka ng ating ano. Kaya nga 'di ba, sabi nila, kapag ang tao ay namamatay, 'di ba, umaangat daw eh. Minsan nakukunan pa ng ano 'yan eh, ng video eh. No, mayroong parang puting liwanag na
na umaangat at umaalis doon sa katawan ng isang taong patay na, no? Tapos umaalis na, o, di ba? Sabi daw nila kaluluwa daw ng tao 'yon, parang aninong puti, no? O, tapos umaalis na, o, di ba? Kaya 'yan ang ano, 'yan ang paliwanag ni Apostol Pedro na ayon sa talatang 22 na ganito ang kaulugan. Hindi rin sinasabi saan man sa Biblia na bumisita si Jesus sa impyerno. No, hindi. Paano siyang bibisita sa impyerno? Eh, hindi pa nga siya bumabalik dito sa lupa. No, kasi ang impyerno, ang hell, yan yung fulfillment na eh. Yan yung tinatawag na last chapter. Kapag dumating na ang Panginoong Jesucristo, doon na nilalagay si Satanas at pati yung mga fallen angels na yan at saka yung mga taong hindi na nanampalataya sa kanya, pati si kamatayan, pati si Hades. Mamaya, babasahin ko sa inyo yung mga teksto. At doon lahat ihuhulog doon sa impyerno. Tapos sasaruduan ng angels yung pinto ng impyerno, kakadinahan para walang makalabas doon, di ba? Oh, yun ang sinasabi doon sa Book of Revelation eh. Kapag nangyari yan, wala na. Tapos na ang kasaysayan ng Diyos, wala na, tapos na. Oh. So sinasabi sa Acts chapter 2 verse 31 na pumunta si Jesus sa Hades. Oh, kita mo yung nung siya ay namatay, di ba? Oh, kung ang Panginoon nagpunta sa paraiso, ano, sinasabi niya doon sa larin sa krus na naligtas, di ba? Oh. Bakit binanggit sa Acts chapter 2 verse 31 na si Jesus ay nagpunta sa Hades, no? Kung titignan ninyo sa inyong mga Biblia. Oh. Subalit ang Hades ay hindi impyerno, no? Dalawang magkaibang salita yan na hindi magkatulad. Ang Hades ay hindi impyerno, no? Ngayon, ang salitang Hades ay tumutukoy sa lugar ng mga matuwid o banal na namatay na tinatawag na Abraham Bosom o Hades of Comfort. Isang pansamantalang lugar kung saan hinihintay ng katawan ang kanilang muling pagkabuhay. Merong dalawang klase ng Hades eh, no? Yung tinatawag na Hades of Comfort na yung tinatawag na Third Heaven o Paraiso, Paradise, at yung tinatawag na Hades ng pagdurusa o ng Hades of Discomfort, no? O pain o suffering. Ito yung makikita dito sa pamphlet na to eh, no? Ito 'yan, no? Yung pagkakaiba ng dalawa, no? At pero maraming naniniwala sa atin na mga professor natin at saka mga theologians natin na yung paraiso o tinatawag na third heaven, no? At yung tinatawag na Hades ay iisa, no? Iisa lang, marami siyang pangalan pero iisang langit na 'yan, no? Na dyan dinadala na yung mga righteous dead. Kaya pag ang tao ay naniniwala sa ating Panginoong Kristo at namatay na siya, ay doon na siya didiretso na doon sa Hades na kagad, doon sa third heaven o sa paraiso na. No? Yun na yung, hanggang sa dumating na yung panahon na ang Panginoon ay darating na at yun na, permanent na lahat ang mangyayari. So, dito natin makikita sa Revelation chapter 20 verses 11 to 15. Makikita niyo diyan, ibinibigay sa Revelation chapter 20 verses 11 to 15 at sinabi doon ni John, at nakita ko, sabi niya, ang isang malaking luklukang maputi, no? Ito sa langit na to. At ang nakaluklok doon na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, ano? At walang nasumpungang kalalagyan nila, no? Ito na yung darating na panahon na napaghuhukom na yan. At nakita ko ang mga patay, sabi niya, malalaki at maliliit, sabi niya ganoon, na nangatayo sa harapan ng luklukan, no? Ng trono, at nangabuksan ang mga aklat, oh, binanggit yung mga maraming aklat, at nabuksan ang ibang aklat, oh, binanggit ni Apostol John yung mga aklat, yung mga books, marami. At nabuksan ng ibang aklat. Oh, bukod dun sa mga aklat, ay meron pang ibang aklat. Oh, na siyang aklat ng buhay. Oh, kita ninyo? Maraming mga aklat at yung ibang aklat na ay tinutukoy ay doon sa aklat ng buhay o yung tinatawag na Book of Life. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Kaya nga yung kapag ang isang tao ay hindi nasumpungan sa Book of Life, you know, sa aklat ng buhay, eh masusumpungan yung pangalan nila doon sa Book of Works, you know? Oh, di ba? Oh, yan ang sinasabi dito eh, no? Sa Revelation. Dalawa lang yan eh. Kung hindi ka makita doon sa Book of Life, eh, baka doon ka makita sa Book of Works, you know?
At doon makikita yung mga Hudyo na hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo doon sa Book of Works. Kasi sila naniniwala sa kanilang pananampalataya na ang religion ng Judaism ay religion of works eh. No, kaya doon sila makikita sa Book of Works, di ba? Kaya dito sa verse 13 at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanila, no? Ibig sabihin niyan, yan yung mga nalunod sa dagat, yan yung mga namatay sa digmaan, no? Yan yung mga naaksidente sa eroplano na bumagsak sa dagat, no? Ang dami, lahat ng mga nangamatay sa dagat ay diyan, kasi darating ang araw kung saan tayo namatay, doon tayo muling mabubuhay, doon tayo muling no? Doon tayo manggagaling eh, kung saan tayo namatay, no? Kung saan tayo inilibing, maari, no? Yan ang sinasabi ng ng Revelation eh. Ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, no? Yung mga taong namatay doon, no? Katulad nung Titanic, no? Na nalubog sa dagat ng Atlantiko, oh, di ba? Ilang mga tao namatay doon, oh. Kaya pagdating ng paghuhukom, doon sila muling ababalik sa Diyos. Ibinigay ng kamatayan, ha? Ito. At ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Oh, kita nyo, binanggit dito yung Hades, di ba? Ibinigay muna ng kamatayan, no, ng dagat at ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. Oh, di ba? Masusumpungan 'yan doon sa Book of Works, no? Makikita sila, hinatulan sila bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa, no? Na makikita doon sa Book of Works, no? Kaya tayo mga anak ng Diyos na naligtas na, eh diretso na tayo doon sa may Book of Life. Wala na tayong review eh. Hindi na tayo re-reviewin eh kapag tayo namatay na. Bakit pa tayo re-reviewin eh? Nasa Book of Life ka na. Wala nang review doon, no? Nandun ka na eh. Automatic ka nang nasa kaharian ka na ng Diyos. Kaya kapag wala ka doon sa Book of Life, ayun, re-reviewin ka, no? Kapag hindi ka nasumpungan, no, doon sa Book of Works na 'yon, ay wala na talaga, no? Kaya hindi natin maaring malaman kung itong mga taong nasa Book of Works na ito ay may kaligtasan, no? Maliligtas sila. Eh hindi naman sinasabi ng Revelation o ng Biblia na yung mga taong masusumpungan doon sa Book of Works ay may kaligtasan din, na makakasama din natin. Kasi 'yon lang, Book of Life lang ang binabanggit na makakasama ng Diyos, no? Sa langit na bayan, yung mga nandoon sa Book of Life. Kaya nga, di ba, ang sabi ng Revelation, ang sino man na hindi masumpungan sa aklat ng buhay, parurusahan, di ba? Yan lang ang sinasabi ng Biblia. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Yan yung tinatawag na hell. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Kapag ang tao namatay, sa laman yan, ha, sa physical. O hindi, kapag dumating na ang Panginoon sa Judgment Day, o yung kanilang kaluluwa, yan ang ikalawang kamatayan. O, doon sa hell, kamatayang walang hanggan, na hindi ka mamatay-matay. No? Gusto mong mamatay, hindi ka mamatay. Walang paraan para mamatay ka sa kaluluwa. Wala nang way para ka mamatay. Wala nang kamatayan yung ikalawang kamatayan. No? Habang buhay na kamatayan, wala nang solusyon. No? Kaya nga sinasabi ng Panginoon, hanggat may panahon pa dito sa lupa, ay magsisi na ng kasalanan ang mga tao. Hindi yung pagkikay patay na at saka ka magsisisi, wala nang pagsisisi sa pagkatapos ng kamatayan, dahil sinasabi sa Hebreo na pag ang tao ay namatay, pagkatapos niya ay paghuhukom na. Oh, wala. Kaya ngayon na ang pagkakataon ng mga tao. No, kaya nga sana itong ating live stream na ito, yung mga makikinig ni ito at saka manonood in the future, sana malaman nila, mabuksan ang puso nila at ang isip nila na ito na yung tamang panahon para tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Huwag na kayong magpa-delay. Huwag na kayong magpabukas-bukas pa. No? Eh baka tayo abutan ng kamatayan ngayong gabi. Paano na yun? Hindi pa niyo kilala, hindi pa niyo tinatanggap ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas. E paano yun pag kayo namatay? Diyos ang nakakaalam yan. E kailangan siguraduhin na natin ang ating sarili. Kaya nga, ang sino man sa atin na Kristiyano na tumanggap na sa Panginoon at sumusunod na sa Kanya, naglilingkod na sa Kanya,
Oh, papasok niya sa kaharian ng langit. Wala nang question yan. No? Oh. Maliban lamang kung tumalikod ka sa pananampalataya at hindi ka na babalik, you know? Nag-apostasy ka na. No, tumalikod ka na. O yun ang tinatawag na nahulog sa biyaya ng ating Panginoon sa Kristo. Pero kung kayo na naglilingkod at saka na sumasamba sa Diyos, you know, buong buhay mo, kaligtasan yan. Security yan ng kaluluwa natin. No? Kaligtasan yan. Wala nang doubts yan. No? Eh kung magda-doubts ka, eh, sabi ni James, eh, para ka lang hangin na ano, na hindi alam kung saan direction pupunta. O, ganun yan eh. O, kaya nga tayo makristyano, eh hindi na tayo nag-aalinlangan sa kaligtasan tinanggap natin sa Diyos. Sigurado na tayong ligtas. No? Walang alinlangan yan. At sigurado tayo nandoon na nakasulat sa aklat ng buhay. Nasa Book of Life na tayo. Kaya tayo na mismo ang mag-aalis ng ating pangalan dyan eh. Kapag tayo tumalikod sa pananampalataya. Yan ang katotohanan dyan. Anong sabi ng Panginoon? Kapag tayo ay tumalikod sa Kanya, papawiin ng Panginoon mismo, i-erase niya yung pangalan natin sa Book of Life pag tayo tumalikod sa Kanya. O, di ba? Maliwanag yan eh. Kaya nga, bakit pa natin papetik-petik pa tayo dito sa lupa? Di ba? Hindi tayo dapat tatamad-tamad sa ating pananampalataya. Hindi. Hanggat may pagkakataon pa, ang sabi ng Revelation, sa darating na panahon, ang mga tao ay magbanal na sila, magpapakabanal pa sila, no? At yung mga matuwid ay magpapakatuwid pa sila. At yung mga mabubuti ay magpapakabuti pa sila. Ayan ang mangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya yung mga tao, kapag tayo pinagwiwikaan nila na, oh, mga banal yan, no? Nagpapakabanal yan. Amen, praise the Lord. Kahit na yung mga nakainom ng alak at ganun na sinasabi sa atin, amen, praise the Lord, huwag niyong papatulan. Kasi nahahayag yung sinasabi ng Biblia, ng Revelation, na sa huling araw, ang mga tao, ang mga anak ng Diyos ay magpapakabanal pa. O dinahayag sa kanila, kahit nasa impluensya sila ng alak, sinabi nila, amen, praise the Lord yan. Huwag ninyong papatulan. No? Hayaan nyo sila. No? Sapagkat natupad yung sinasabi ng Biblia sa atin. No? Hindi tayo nahihiya pagdating sa paglilingkod sa Diyos. No? Kailan pa? No? Kapag tayo patay na, it's too late na makagawa tayo ng mga bagay na yan. Hanggat malakas pa tayo, ay gawin na natin yung mga bagay na yan. No? Sabi ng Panginoon, kapag ikinahiya mo ako sa maraming tao, ikakahiya din kita sa harapan ng aking Amang nasa langit. O, di ba? Wala tayong hiyahiya pagdating sa Panginoon. No? Hindi tayo nahihiya. Hindi yung sinasabing makapalang mukha natin, hindi. No? Yaan yung katibayan na iniibig natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pinapanindigan natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Hindi tayo natatakot kanino man. Sabi nga ng Panginoon, eh, kung kayo nasa panig ng Diyos, sino pa ang inyong kaaway? Oh. Diba? Eh kung kaaway tayo ng sanlibutan, eh di pwersa ni Satanas ang kaaway natin. Oh, diba? Oh. Eh di nalalaman natin kung saan tayo panig. Oh, diba? Kung kaaway tayo ng sanlibutan, eh panig tayo ng Diyos. Oh, diba? Eh mas maganda na yun. Diba? Eh kung tayo mamatay sa pakikipagdigma kay Satanas, oh, sigurado tayong nandun sa langit na bayan. Kaya yan ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Yan ang dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoong Jesucristo. No? Dahil doon sa kaligtasan na ibinigay niya sa ating lahat. Kung ang sino man ay hindi nasumpungan, sabi dito sa verse 15, na nakasulat sa aklat ng buhay, sabi nito, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. No? Yan ang warning yan eh. Oh. Diba? Eh kailan pa natin yan gagawin kapag tayo patay na, kapag tayo hindi nakapaglingkod sa Diyos? No? Ano ba yung pagsasabi na maglingkod sa Diyos? No? Hindi lang mga pastor, mga ministro at mga ebanghelista guro ang naglilingkod sa Diyos. Ang pag sinabing ministry, yung paglilingkod, hindi lang yung nangangaral ng salita ng Diyos yan, hindi. Pag ikay naglilingkod sa Diyos, ang ibig sabihin yan kung anong ginawa mo, no? Sa Diyos at sa iyong kapwa, no? Hindi ka para ang sinasabi ng iba ay ano po, hindi po ako makapaglingkod kasi hindi po ako ministro. Hindi ang ibig sabihin ng paglilingkod ay ministro, hindi. Pag sinabing ministry, yan, service yan, paglilingkod yan. Ano bang klaseng paglilingkod meron tayo, di ba? Pagtulong sa kapwa, no? Pananalangin sa kapwa, ang daming klase ng ministeryo. So ngayon, hanapin natin kung ano yung magagawa natin sa ating kapwa. No? Kung hindi tayo ministro, hindi tayo guro, meron tayong magagawa sa kaharian ng Diyos. Marami yan. Kaya nga, di ba, sabi ng Panginoon, pinagkalooban tayo ng iba't ibang mga kaloob. May sampo, may lima, may tatlo, may isa. Oh. Yung isa, pinagkalooban ng talento, anong ginawa niya? Humukay sa lupa, nilagay doon. Oh. Ano nangyari? Walang interes, hindi dumoble.
ano, nung dumating ang Panginoon niya, hinahanap yung isang talento, nasaan yung isang talentong binigay ko sa iyo? Eh, binaon ko sa lupa. Eh, nagalit eh. No? Sabi niya, sana man lang inilagay mo sa banko para magka-interest kahit konti. Di ba? Ganun. Ganun ang ibig sabihin ng Panginoon. Huwag ninyo sayangin because may yung mga talentong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon habang tayo nabubuhay pa. Kahit isa. No? Kahit isa. Gampanan natin ang mahusay yan hanggang nabubuhay tayo. Kasi alam natin ang warning na darating. No? Kasi Panginoon ay namatay at ngayon inaasikaso niya na yung mga pamamaraan na ililipat niya na tayo doon sa langit na bayan pag tayo namatay na. Diba? Ano? Ang Panginoon ang ating garantor eh. No? Siya yung garantor ng Between Testament eh. No? Parang siya yung sa pamamagitan niya, sabi ng Panginoon, walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, sabi niya. No? Sabi niya, na-rebuild na sa kanya. No? Lahat ng kapamahalaan dito sa lupa, ibinigay na sa akin ng Ama. Kaya yung mga Hudyo, kaawa-awa sila. No? Nireject nila ang Panginoong Isokristo. No? Hinihayag sa kanila ng Panginoon na naparito ako para hanapin ang mga nawawalang tupa ng Israel. Sino yung mga nawawalang tupa ng Israel? Sila yun, yung mga Hudyo na nag-reject sa ating Panginoong Isokristo. Diba? Oh. Kaya mapalad tayong mga hintil na sumampalataya sa ating Panginoong Isokristo. Ibinigay sa atin ang kaligtasan na sana ibinigay sa kanila, eh tayo ang nakikinabang ng kaligtasang iyon. No? Ito yung malinaw na kaibahan sa pagitan ng impyerno at ng Hades. Magkaiba yan, ha? Yung impyerno at saka yung Hades. Ang impyerno ay permanenteng lugar ng mga taong nahatulan na. No? Permanente na yan. Wala nang, ano yan. Wala nang pagbabago dyan pag nailagay na ang tao dyan. May ilalagay pa lang, ha? Hindi pa nailagay na. Hindi pa. Ito yung masama, ito yung hindi tamang pag-iisip ng mga tao na si Satan daw ay naghahari sa impyerno. Paano maghahari si Satan sa impyerno? Eh, hindi pa nga nagdumarating ang Panginoong Isokristo. Ang pag-iisip daw nila, si Satan daw ang hari ng ano ng impyerno. Paano mangyayari? Eh, hindi pa nga dumarating ang Panginoong Isokristo. Hindi pa ilalagay ang kamatayan at saka ang Hades sa impyerno. Hindi pa na ilalagay doon. No? Kaya minsan ang mga tao malakas ang imagination eh, no? Siya daw ang hari ng impyerno. Paano yun? Eh, si Satanas nga ang pahihirapan sa impyerno pagdating ng araw eh, no? Pati lahat ng mga tao, pati mga masasamang espiritu, pati si Satanas ay pare-pareho na doong hinahatulan habang buhay, no? Walang hari doon sa impyerno, wala. Lahat sila paparusahan, wala, no? Ang Hades naman ay isang panandaliang lugar na binanggit sa Luke chapter 16 verse 23 to 26. At sabi doon sa verse 22, at nangyari na nang namatay ang pulubi na si Lazarus at siya ay dinalas ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. You know? Yan yung tatawag na paraiso o Hades of comfort. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa, ayan, yung ikalawang compartment yan, na tinatawag na Hades of suffering, ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo. Ibig sabihin, talagang malayo. Pero may pagitan sa kanila, no? Na parang bangin na pagitan. At natanaw niya sa malayo si Abraham, na ating ama, ninunong Abraham, at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan, no? Nasa kanyang tabi, o nasa kanyang sarili niya, di ba? At siya sumigaw at sinabi, Amang Abraham, sabi niya, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, at palamigin ang aking dila. Ano? O, iso na lang mainit eh. Sapagkat ako'y naghihirap ako sa alab na ito. Ano? Sa init eh. Kita ninyo? Datapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapot ngayon ay inaaliw siya dito o rine at ikaw ay nasa kahirapan. Kita ninyo yung dalawang pagkakaiba ng lugar ha? At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, ang sabi ni Amang Abraham, upang ang mga mag-ibig tumawid buwat din eh, hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din walang makakatawid mula diyan hanggang sa amin. Kita ninyo? Yan ang katotohanan diyan, ang sabi ng mga ano, ng mga skeptiko, yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ano yan? Peking kwento, no? No? Hinatulan pa yung kwento ng yung talinhaga ng ating Panginoong Isokristo o parable ng Panginoong Isokristo.
Yang kasing parable, ang ibig sabihin yan ay ano, earthly story with heavenly meaning. Yan ang ibig sabihin ng parable. Kaya yung mga taong ano, yung mga taong judgmental, mga taong hindi naniniwala sa Diyos, mga atheist, may kahihitnatnan sila pagdating ng araw, no? At magmamalaki sila dito sa lupa. Pagdating ng araw, kita ninyo, no? Kung saan sila dadalhin ng Panginoon. Kaya ang sino man na lumalaban at kumukontra sa salita ng Diyos, sa mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo ay pupunta sa impyerno, no? Sapagkat hindi sila naniniwala sa mga sinasabi ng Panginoon. Kahit na ano pang sinabi ng Panginoon, parables, story, you know? Kahit na ano pa, yan ay katpawang katotohanan na hindi natin pwedeng baluktutin, no? Kaya nga yan, sinabi ng Panginoon yung mga parables na yan at saka mga story ay para gamitin sa mga taong hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos, no? Ibinigay yung mga parables na yan doon sa mga tao na gustong maligtas para sila magsaliksik, mag-isip, no? Magmuni-muni kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi lang ibinibigay basta-basta. Kung hindi yan ay kinakailangan tuklasin, hanapin, no? Para yung mina, no? Parang ginto yan eh, parang treasure yan eh. Nahahanapin mo, tutuklasin mo, no? Hanggang sa matagpuan mo siya. Kapag natagpuan mo na siya, ay huwag mo na siyang pakakawalan at huwag mo na siyang iwawala sa iyo, no? Yan ang kaligtasan na yan, you know? Yan ang hindi dapat nating kaligtaan. Isinuko ng ating Panginoon ang kanyang espiritu sa Ama at namatay siya, at sa pagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, bumisita siya sa mga sa lugar ng mga namatay na kung saan hinatid niya ang mensahe sa mga espiritu, sa mga demonyo, sa mga ano, sa mga fallen angels, you know? Yan ay sinasabi sa ano sa Genesis na tinatawag ng mga sons of God, you know? Yan yung mga anak ng Diyos, yung mga anghel na mga nagrebelde sa kanya, you know? Yan ang tawag eh, you know? Sa Genesis, mga anak ng Diyos, you know? Eh galing sila doon sa taas eh, kaya sila binasagan ng Panginoon ng mga anak ng Diyos eh, no? Mga itinapong mga anghel dito sa lupa, no? Yan ay binabanggit sa ano sa short letter ni Jude, no? Sa verse 6, no? Kasi wala namang chapter 2 ang ano eh, ang Jude, eh, you know? Ano lang mga verses lang siya eh. Kaya makikita niyo sa verse 6 ng Jude, ganito. Ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan. Oh, langit yun eh, iniwan nila eh. Ay iningatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghukom sa dakilang araw. So ginawa ng Diyos, nung sila nagrebelde, oh, kinuha ng Diyos itong mga nagrebelding ito na 1/3 sa langit, at sila ay tinalian ng mga kadena, no? Kinadenahan sila at inilagay sila sa isang lugar, no? Hanggang sa pagdating ng dakilang araw ng paghukom, no? Yan, ginawa ng Panginoon yan eh, no? Kaya ang sabi nila, no? Doon sa aklat ni Enoch ay makikita doon kung saan nakalagay itong mga fallen angels na ito, kung saan sila nando doon, no? Ay maaring nasa second heaven yan eh, no? Nasa second compartment ng heaven. Nandun lang sila. Ang pangalan na ano na ginamit ni Enoch diyan ni Gregory ang pangalan, no? Noong lugar na 'yon, noong second heaven ata kung di nagkakamali, no? Kung saan nandoon itong mga binabanggit ni ano ni Peter, no? Na lugar na pinuntahan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay namatay, no? Hindi pinangaralan ng Panginoon eh, hindi niya ito kinumbinsi. Hindi niya pinagsabihan na magsisi kayo sa inyong makasalanan, hindi ganoon ang ginawa ng Panginoon. Pinuntahan niya at sinabihan niya, maari, no, sa aking opinion, na maaaring malapit na kayong hatulan. No? Maaring sinabi ng Panginoon sa kanila yan, no, naghihintay na lang kayo ng takdang panahon. No? At meron ding binabanggit sa Biblia, di ba, sa Revelations, na darating ang araw, kakalagan si Satanas para dayain ang buong sanlibutan. No? At marami siyang mahihikayat. Ang buong sanlibutan ay halos mahihikayat ni Satanas na sumunod sa kanya. At saka darating ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Yan ang sinasabi na yung Antichrist, you know? At yung tinatawag na pakikidigma ng masama at mabubuti, you know? So darating ang araw, kakalagan, no? Sabi nga dito yung mga nag-aaral sa mga end times, yung mga tinatawag na premillennialism, yung mga you know, ganito na pagkatapos daw ng 1000 years ay kakalagan si Satan, no? Ilulusye, no? At dadayain niya ang buong sanlibutan, di ba? Hindi natin alam eh, ano?
End times yan eh. Hindi natin may interpret yan. You know? Baka tayo magkasala kapag ininterpret natin. Kasi tayo mga Church of Christ, hindi tayo naniniwala sa mga premillennialism, sa mga postmillennialism. Ang ating paninindigan dyan ay amillennialism tayo. Kasi I mean, walang literal na 1,000 years. No? Yan ang paniniwala natin eh. Hindi tayo naniniwala sa mga pre at saka sa mga post. No? Hindi tayo naniniwala dyan. No? Kaya tayo, ang Panginoong Jesucristo, siya ay umakit sa langit, doon na nagsisimula yung tawag na last days na, no? At hanggang sa kanyang pagbabalik na, no? Kaya hindi literal yung 1,000 years, no? Yan ay sumisimbolo na noong Panginoon na umakit na sa langit at saka kasama siya muling pagbabalik, no? Kaya wag nating lituhin ang ating sarili. Wag nating piliting alamin yung mga bagay na makakagulo pa sa ating pag-iisip, no? Sapat na yung si Kristo ay namatay, nabuhay na maguli, at muling babalik. Ano? Yan ang dapat na paninindigan natin, no? At babalik siya para tayo kunin sa ating pananampalataya bilang mga followers niya, no? So nilininaw sa talatang 20 na hindi sinabi sa atin ni Pedro kung ano ang sinabi ni Jesus, no? Sa mga espiritong nakabilanggo. No, hindi niya dinetalye. Pero hindi ito maaaring ang mensahe ng katubusan sapagkat ang mga masasamang anghel ay hindi maaaring maligtas. Tingnan ninyo sa Hebrews chapter 2 verse 16, no? At sinabi dito ng sumulat ng Hebreo, sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, no? Yung mga tinutukoy ng mga anghel dito ay yung mga anghel na nagkasala, no? Hindi yung mga anghel na malaya, ano? Eh naglilingkod sa Diyos yung mga anghel na malaya eh. No? Hindi ito yung tinutukoy dito ni Pedro ng mga anghel na malaya kundi yung mga anghel na nagkasala, no? Hindi niya tinutulungan yung mga anghel na ito, tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo to eh. Kung hindi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham, sino ba yung binhi ni Abraham? Yung lahat ng mga naniniwala sa Diyos ay binhi ni Abraham. Hudyo ka man, Hintil ka man, kung sino ka man, di ba? Ikaw ay binhi ni Abraham. Galing ka kay Abraham kapag ikay naniniwala sa Diyos. Diba? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang sino mang naniniwala at sumasampalataya sa Diyos ay ano? Anak ni Abraham. Binhi ni Abraham. Oh, no? Offspring tayo ni Abraham. Oh, bakit tayo naniniwala sa Diyos? Oh, sino ba ang unang taong naniwala sa Diyos at nanampalataya? Si Amang Abraham 'yun. Oh, bakit tayo naniniwala sa Diyos? Sapagkat dahil sa halimbawa na ipinakita ni Amang Abraham. Kaya tayo binansagang binhi ni Abraham, 'di ba? Amen tayo diyan. Praise the Lord diyan. Kaya maaaring ito ay deklarasyon ng tagumpay, no? Noong siya ay pumunta sa masasamang espiritu na ito nung siya ay namatay laban kay Satanas at sa kanyang mga kampo, no? Binanggit niya sa 1 Peter chapter 3 verse 22 na nasa kanan ng Diyos pagkaakyat niya sa langit na ipinasakop sa kaniya ang mga anghel, ha? Ano? Pinasakop sa kanya yung mga anghel, yan yung mga nagrebelde sa kanya, ha? Yung mga 1/3 of angels na nagrebelde sa kanya at ang mga kapamahalaan at ang mga kapangyarihan. Diba? Sinasabi sa Biblia yan eh, na lahat ay ibinigay na sa paanan ng Panginoon. No? Lahat ng may kapangyarihan dito sa lupa at ganun din sa langit, ang Panginoon na ang namumuno. No? Siya na ang commander-in-chief na. No? Sa Colossians chapter 2 verse 15, pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila ay mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. No? Kaya maaring yung pagpunta ng Panginoon sa mga masasamang espiritu na ito nung siya ay namatay ay sinasabing nalalapit na ang inyong judgment day, you know? Kaya maaring yan na sinasabi ng Panginoon sa kanila, no? Malapit na, no? At parang binigyan na lang ng Panginoon ng warning sila na malapit na kayong hatulan, no? So tila ay pinapakita rin sa Ephesians chapter 4 verse 8 to 10. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Epeso na kaya't sinasabi niya, you know, ang Panginoong Jesucristo yan, tinutukoy dito ni Pablo, nang umakyat siya, o si Jesus, sa itaas, ha, sa langit, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag. Yung mga bihag na ito, tayo yung mga bihag na binabanggit dyan. No? Tayo dyan yung mga captures, kasi tayo ay mga nalambat. No? Di ba natatandaan nyo sa, no, sa gospel? No? Yung lambat ay sinisimbolo ng salita ng Diyos. No? Na ipinangaral yan ng mga alagad at tayo ay nanon, na hikayat sa salita ng Diyos.
ginamit ang lambat para hulihin ang mga isda, di ba? Oh, nung nabubuhay ang Panginoon, eh, marami silang nahuling mga isda, di ba? Sabi ng Panginoon kay Pedro, ihagis mo ang iyong lambat. Sabi ni Pedro, Panginoon, magdamag na kaming nangingisda dito sa Sea of Galilee, wala kaming nahuli. O sige, ilagay mo yung lambat doon sa kabila ng inyong bangka. O ano nangyari? Eh halos lumubog yung bangka sa dami ng isda, no? Ng tilapia, no? Peter's fish yan eh, no? Yan ang isda na makikita niyo sa Sea of Galilee. Nung nandun kami sa Sea of Galilee ng 3 years ago eh, yun ang hinihain sa aming pagkain eh, no? Si ano, tilapia. Walang pagkakaiba sa tilapia na kinakain natin diyan sa Pilipinas tsaka dito sa Toronto. Walang pagkakaiba, pareho. Kaya lang ang ano, pag niluto mo, iba ang lasa kasi, iba ang pagluto. Kasi sa Israel ang ginagamit nilang ano panggatong diyan ay yung olive tree. Kaya masarap ang lasa ng ano doon ng tilapia kasi olive eh, olive branches yung ginagamit na panggatong. Kaya lasang olive yan eh, you know? Kaya sa atin, ibang lasa naman kasi, no? Hindi olive. Eh. Kaya pag ginamit mo ng olive oil, eh, siyempre, magkakaroon ng lasa ng konting olive, di ba? Kaya ganyan yan. Kaya sinasabi dito ni Pablo, no? Na nung umakyat siya sa itaas, ay dinala na niyang bihag ang mga pagkabihag tayo yon. Excuse me, dinala niya tayong mga bihag sa salita ng Diyos, no? Papunta sa langit. At nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Yung mga kaloob na yan, yan yung mga tinatawag na mga gifts. Yan yung mga ginagawa natin dito sa lupa. No? Katulad niyang pangangaral ng salita ng Diyos, pangunguna sa iglesia, no? Pangangaral, pagbibigay, no? Pagtutuwid, pagtuturo, no? Yan yung tinatawag ng mga gifts of the Holy Spirit, no? Nagbigay siya ng mga kaloob eh, sa mga tao eh, para gamitin sa loob ng iglesia, para sa ikatitibay ng iglesia. Kaya ngayon ito, sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, umakyat siya, no, sa langit, ano ito, sabi ni Pablo, kung di siya bumaba rin naman sa mga dakong kailaliman ng lupa. Dito mo. O, binanggit din dito ni Pablo na nagpunta rin ng Panginoon sa kailaliman ng lupa. Maaring itong iso, tinatawag na Hades. No? Yung tinatawag na ano, kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. No? Kaya dito, si Pablo, si Pedro ay nagsalita tungkol dito na hindi natin lubos na naiintindihan ng mga sinasabi nila, di ba? Maging si Pedro, sinasabi niya, hindi natin lubos na naiintindihan kung ano sinasabi ni Pablo. Ngayon, bakit natin papipilitin ang ating sarili kung hindi natin naiintindihan? So, hintayin na lang natin yung tamang panahon. No? Kapag tayo namatay na, then nandun na. No? Darating na tayo doon sa langit na bayan. Doon na natin tatanungin ang Panginoon natin, ano ba ang ibig sabihin ng mga bagay na ito na nakalagay sa Biblia, di ba? So at sinabi niya sa kanya, dito sa Luke chapter 23 verse 43, sinabi ng Panginoon doon sa lalaki na sinasabi niya sa kanya, nakatotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. So ito yung magandang balita naman na sinabi, no? Kakasamahin kita sa paraiso itong oras na ito. Sabi doon sa salarin. At dinala sa kalangitan niya ang mga nananampalataya sa kanya pagkatapos na siya ay namatay sa krus. No, simula nung siya ay umakyat sa langit, nung siya ay namatay sa krus, nagsimula na ang redemption. No? Nagsimula na sapagkat nabuhay na sa maguli at doon na natin makikita yung tinatawag na sealed of the Holy Spirit na ligtas ka na sa Panginoon. Ano ba naman mangyari? Ligtas ka na. Huwag ka lang bibitaw sa kanya. No? Hanggang nabubuhay ka. Mabuhay tayong mamatay na kay Kristo, no? No? Yan ang paninindigan ni Pablo. Ano man ang mangyari, sabi niya, mamamatay tayo alang-alang kay Kristo. At nasabing talatang ito ay hindi nagbibigay ng malinaw na detalye kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyari, no? Subalit karamihan sa mga scholars ng Biblia ay sumasang-ayon na ito nga ang ibig sabihin, no, ng mga pinag-uusapan natin kanina. So ang tiyak, hindi malinaw sa Biblia kung ano ang eksaktong ginawa ni Jesus sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. No, binanggit ito sa Biblia pero limitado ang ating kaalaman dyan. Maaaring siya nga ay naghayag ng katagumpayan sa mga itinapong mga anghel. Ang ating nalalaman na ngayon ay hindi nagbibigay ang Diyos ng ikalawang pagkakataon para sa kaligtasan. No? Walang check-in chance, walang second chance sa kaligtasan. Once lang ngayon na binigay ng Panginoon, once and for all. Ang kaligtasang ibinigay ng Panginoon sa atin. Sinasabi sa atin ng Biblia na haharap tayo sa paghatol pagkatapos ng kamatayan.
Hebrews chapter 9 verse 27. At kung papaanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, isang beses lang yan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Diba? So at wala nang pangalawang pagkakataon. There is no more second chance. So sa pagwakas ay walang eksaktong at malinaw na kasagutan kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ito ay isa sa mga ministeryo o misteryo na mauunawaan natin doon sa langit pagdating ng takdang panahon. So mga kapatid, hanggang dyan na lamang ang aking iiwanan sa inyo. Nanawa sa munting pag-aaral na ito ay batid ko na sana may maintindihan natin ng bahagya, no? Tungkol sa mga nangyayaring ito sa banal na kasulatan na meron pala tayong inaasahan, no? Na takdang panahon na hindi masasayang yung ating paghihirap dito sa mundong ibabaw. Ano man ang ginawa natin dito sa mundong ibabaw ay meron tayong aasahan, no? Hindi masasayang ang ginawa nating lahat. Ano pa man ang ginawa natin dito sa mundo, no? Ano man ang ginawa natin dito, huwag kayong magsasawa, no? Na gumawa, no? Ano man ang ating gawin sa Panginoon, maglingkod tayo sa Diyos habang tayo nabubuhay. So mga kapatid, magpapaalam na ako. Maraming salamat sa inyo. At bukas ay ay Resurrection Sunday na, no? At Sabado pa naman kami bukas, ano, but inuuna ko yung lesson eh. So, yan na yung kahulihan na nating series, no? Sa 7 days ng ating Panginoong Hesukristo. At makikita natin dyan kung ano ang victory ng ating Panginoong Hesukristo at maraming salamat sa inyong pagsunod, no? Mula noong Palm Sunday hanggang bukas. So, purihin ang Panginoon sa ating buhay at nawa maging kabahagi ko kayong lahat, no? Tayong lahat na mga Kristiyano sa buong mundo na makakapiling natin ang Panginoong Hesukristo sa darating na panahon. No? Huwag tayong bibitaw sa Kanya. Ano man ang mangyari, huwag tayong bibitaw sa Kanya. No? Kamatayan lamang ang maghihiwalay dito sa lupa. No? At bago tayo lagutan ng hininga, sabihin na natin sa Panginoong Hesukristo, Panginoon, I commit my spirit and my soul to you. No? I'll be home. Okay? So mga kapatid, purihin ng Diyos, pagpalain kayo ng Diyos, magkita-kita tayo muli sa ating panghuling serye. No? Salamat sa inyong lahat, pagpalain kayo ng Diyos, and have a good day sa inyong lahat. We'll see you tomorrow. Bye.